Praise the Lord. Amen. So yung share ko po yung kadugtong ng share ni Sister Eliza na about 70 weeks of Daniel. So yung natapos siya dun sa ano, sa third temple or sa dun sa tatlong templo. So yung first temple lang na tinayo, di ba, yung sa time ni David hanggang kay Solomon. Tapos yung second, yung kay Zerubbabel hanggang kay Herod. Tapos yung pangatlo, yun, itatayo pa lang sa panahon natin ngayon. Sabi niya dito, yung, di ba, yung 70 weeks, binigay niya lang siya sa Israel. Yung prophet, meron siyang binigay na 6 gold corpus na mababasa natin sa Daniel 9:24-27. Sabi doon, yung first gold corpus ng justice, to finish the transgression, tapos yung pangalawa, to make end of sin, yung pangatlo, make reconciliation for iniquity, yung pang-apat, bring everlasting righteousness, so yung pang-lima, to seal up the vision of prophecy. At yung pinanghuli, to anoint the most holy. So sabi niya dito, meron siyang tanong dito kung yung lahat na yun o yung sinful purpose ng Diyos is na-fulfill na sa panahon ni Jesus Christ. So yun, hindi pa yun na-fulfill lahat kasi sabi nga diba sa pangalawa na sabi doon, end of sin. So hindi pa yun na-fulfill lahat kasi meron pa tayong mga kasalanan ngayon. So sabi niya dito, yung time lang ng Diyos is yung Israel, yun yung bayan niya. Tapos sabi niya dito, yung merong commandment kung kailan mag-start yung going forth. Nag-start yun ng March 21, 445 BC. So, sabi niya dito, mababasa yun sa Jeremiah sa kanya sa Ezra. Tapos yung third temple na sinabi doon, na itatayo pa lang sa panahon natin, is para kay Jesus Christ yun. Sabi niya dito, nung, di ba, from Babylon to Medo-Persia, nung namatay na yung hari ng Babylon, di naabutan ni Daniel yung unang hari ng Babylon. So naabutan niya yung hari na is si Darius. So si Cyrus naman, dumating siya para ibalik yung kingdom, yun, Israel of kingdom. So sabi niya dito, yung Jews, tinawag sila na Southern Kingdom. Tapos yung mga taga-taas is Israelites. So ayun lang po. Salamat. Binidyo ko. Praise God. So, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po pala si Nathaniel Ladrido, ang hindi pong kapatid sa Panginoon. Mga kapatid na tayo lahat eh. Okay, sensya na po. Kailangan po gumalaw. So, testimony po to from the top o below sa aking buhay. So, ako po, sa hindi pa po ako si Nathaniel, ang pangalan ko po ay Maher. Naligid po ako Kristiyano. Isa po akong tausog. Ang asawa ko po, si Miriam. Isa po siyang mababang uri na Muslim sa amin. So before po ako naging Nathaniel, isa po akong taong tunay na makasalanan. Isang taong makikita niyo sa tabi-tabing namumugbog, umiinom, naninigarilyo. Actually, I'm from Mindanao. Taga Mindanao po ako. Ang lugar po na sinilangan ko po ay Sultan Kudarat. Sa Salem Street po ako. Compound po namin yun. So, mataas po kami na klase ng pagka-Muslim. Hindi po kagaya ng nandirito, tinda-tinda lang. Kami nasa loob kami ng aming simbahan, kung tawagin. So hindi naman talaga ako nagsisimba sa amin. Pupunta lang ako doon sisilip, tapos aalis, tatakas. Hindi ko pinamuhay yung buhay namin. Ang gusto kong pamumuhay yung malaya ko. Yung hindi ko naiisip na may pipigil sa akin at magsasabi sa akin, mali yan gagawin mo. Huwag ka dyan, mali yan. Ayaw ko may naminilit. Lalong ayaw na ayaw kong pinapangaralan ako dahil unang-una mas matalino ako sa iyo. Diba? Kasi ganyan ang mga tao. Ganun tayo kung hindi pa tayo nakakilalang may Diyos tayo. Ang gusto mo sa sarili mo, ikaw lang yung matalino. Hindi ka makikinig yung salita ng iba dahil matalino ka dahil sarili mo. Siyempre, may pride ako eh.
Nagdaan ang araw, wala na akong mapuntahang lugar sa Mindanao. Wala nang lumalaban eh. Mas matapang ako sa pinakamatapang. Ganun ang buhay ko. Ang sabi ng lolo ko, punta ka ng Tondo, marami doon. Then tayo pumunta ako ng Tondo, marami nga. Tumagal ako ng 2 years, 3 years, more than that. Naging leader din ako ng isang gang doon. Ang tawag doon sa gang namin 13 pair o 13 pares. Naging leader ako nila sa loob ng 5 taon. Hanggang nagbinata kami. Hanggang natututo na kami maurapot sa mga nagtitinda sa Divisoria. Di na kami magtatrabaho, ba't ka magtatrabaho, isiga ka. Ba't ka magtatrabaho, matapang ka. Ang trabaho para sa mahihina. Ang matatapang, ang malalakas, hindi na kailangan magtrabaho, hihingi ka na lang. Pag ayaw magbigay, sirain yung palinda. Ganun ang naging buhay ko. Ikot-ikot ako, nakakalaban ko mismo, mga polis. Mga kagawad, mga tanod. Hanggang sa natira ako sa isang pastor. Natira ako din sa kanya. Natulog ako isang gabi. Tapos parang inampun niya ako. May palaboy nga ang estilo ko sa buhay ko. Hanggang naman din ngayon, palaboy pa rin naman ang estilo ng pamumuhay ko. Pero dahil tayo dun sa pastor na yun. Alam niyo yung pastor na yun, kinukup niya ako for just a 6 months lang. Pagdarating ang Linggo, tatakas na ako, Sabado pa lang ang gabi, hindi na ako uwi sa bahay. Pero, pagbalik ko ng gabi ng Linggo, umiiyak niya sila, mag-anak, buong pamilya na. Baka na daw nangyari sa akin. Paulit-ulit ko yung ginagawa yun. Kasi iniisip ko, yung mga yan, mga tanga yan eh. Pag sumasamba sa hindi mo naman nakikita eh. Tama yung mga kapatid. Sinasabi ko talaga yun. May ganun ako. Dumaan ang araw may nakita akong mag-asawa. Nagpaplano ng buhay. Actually, yung asawa yung binugbog ko pa nga eh. Nakulitan ako eh. Uyamog yun. Kung hindi siya lumaban, ang iniisip na niya, proteksyonan yung asawa niya. Naiisip niya siguro baka may dinadala ba yung babae o sa, di ko alam. Umuwi ako ng bahay na di ko akong palubugin yung tao kahit bugbog siya sa akin. Di ko akong, gusto ko makita yung tao lugmok na lugmok sa suntok ko. Hindi ko nakita sa mukha niya. Matapang siya sa bagay na alam niya. Matapang siya na hindi siya lumalaban sa akin. Nakita ko yun. Naramdaman ko. Kristiyano yun. Umuwi ako ng bahay na nag-iisip. Paano na kaya pag nagkaroon ako ng anak? Anong ipapamana ko sa kanya? Hindi naman ako mayaman. At lalong wala rin naman akong aral na natapos, mga kapatid. Ako'y third year high school lang. Pero pinagmamalaki kong third year ako, pero kung sarili ko ang pinag-aaral ko. Pero mali pala yun. Hindi pala purpose ng Lord na hanggang doon lang ang buhay ko. Nung tinanggap ko si Lord na maging Panginoon ko, tagapagligtas, may nawawala sa akin, unti-unti, habang dumadaan ang araw, habang dumadaan ang panahon. May nawawala, pero may dumadagdag. Dati-dati, pag nasabing mo damit ko, may suntok ka na. Ngayon, pag nasabing mo damit ko, may yakap ka pa. Diba? Dati-dati, nangihingi ang room sa daan na namin. Pupunta ko dito sa wala. Pag hindi nagbigay, wasak yung paninda. Pero ngayon, pag dumadaan ako, sila mismo nagbibigay ng kusa. May pasalamat pa. May sukli. Salamat. Siguro sinabi nila kasi nagbago na. Pero, nung nag-aral ako, kasi nag-aral ko ako ng Bible School, sa Riyain. Remnant Israel Yahweh sa Seminasyon. Sa 10 years course ko po yun. Doctorate. Pinapos ko po yun. Kasi iniisip ko, pagdating ng araw na magkakaroon ako ng anak,
Gintong aral lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Wala akong binto na pinumpok dito sa lupa. Pero yung bintong aral na nanggagaling sa langit, yun lang ang kaya ipamana ko sa kanya. At isa pa doon, hindi pa tapos yun. Nag-aral din ako ng baptist. 4 years course ko yun sa BBCA. Graduate din ako doon. Second pa nga ako eh. Naalala ko, tulog-tulog lang ako, second pa ako. Second ko, tulog-tulog lang. Pinahiya ko yun ha. Kasi ako kasi may trabaho ako ng umaga. Ang pasok na ako ng Sabado ng gabi na. So talagang masakit na tawang ko, parang pagod na pagod na. Pero pinilit ko. Nag-classmate pa pala ako rito. So tinapos ko po yun. Mas lalo ko pong nakita yung Diyos doon. Sa pagiging pastor ko po, simula noong 2007 hanggang ngayon 2017, hindi ako nagkaroon ng church. Kasi hindi ko trabaho yung nasa loob ng church. Yung trabaho ko, magtayo ng church, maglagay ng kapatid na pastor doon. Marami na akong ginawa doon. Marami na po tayong mga nagawa dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa mga taong ng doon. Sa kondo pa lang po, yung 13 pares na grupo ko po, actually sinabihan ko sila eh. Kung ano ang leader, ganun din dapat ang mga sumusunod. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo nagkaroon ng Bible school at ayaw niyong umalis dyan, at ayaw niyong magbago, bubugbugin mo kayo sa salita ng Diyos. Takot lang nila sa akin. Pero hindi pala sila sa akin na takot. Sa Diyos pala. Bakit? Nakikita nila yung pagbabago mo. Nandyan yung nagiinuman siya, dadaan na lang ako eh. Saan ka punta? Sa simbahan. Nagkawain ako. Banal ka na pala ngayon. Praise God. Diba? Hindi naman tayo pumupunta ng simbahan para hindi magpakabanal. Pumupunta tayo ng church para magpakabanal tayo. Bagkos nandito tayo sa lupa, pero ginagawa natin lahat ng klase ng paraan. Pero yung pa ngayon, actually, nag-aral po sila ngayon sa BBCA. At proud to be po akong magsasabi sa inyo na ngayong March na darating ay gagraduate na po sila lahat. At sila lahat, sabi ko, lahat kayo ng mga kaibigan ko at naging kapatid ko ang Kristo, lahat kayo ay paglalagyan sa akin. Takot na naman sila. Sabi ko, kayong lahat, walang church. Ako marami. May pondo pa. Gagawin ko sa lahat kayo, ilalagay ko roon. Kasi hindi ko trabaho yan. Trabaho niyo yan. Ang trabaho ko lang, hanapin yung nawawala, ilalagay roon, aalis na ako. Simple lang. Kasama ko ang aking wife. Sa Facebook account ko, makikita niyo po yun, yung mga ginagawa po namin. Isang buong court po. May nagtaka ng isang pastor na bumisita sa akin. So, doon po, so, kondo po, yung court po nila, okupado po namin yun. Yun po yung ginagamit ko doon po ako nag-preaching, tsaka nagpapaunawa po sa mga kapatid natin na nawawala na ng pag-asa at parang wala nang kinikila ng Diyos. Lahat po sila ay umabot ng 1,787 na attender mo. Pero hindi po sa akin yun. Kay Lord pala yun. Mas pinapaunawa pa ni Lord na yan lang, dumi pa lang ng kuko mo yan. Pero hindi para sa iyo yan. Para sa Panginoon natin na salami. Okay. Binahagi ko po sila sa 10. At sa 10, binahagi ko pa rin po sila sa 10 bahagi. At binahagi ko rin po sila sa 10 pa rin. Para yung simbahan na malapit sa kanila, doon ko po sila inilalagay. Kapag kinalagyan po sila. Mga kapatid, sa pagiging mga pastor natin, lahat tayo ito, pastor manggagawa, disciples tayo, hindi nyo ba naiisip kung ano ang purpose natin kung bakit tayo namamalagi pa sa lupa? Kung hindi tayo pinatayin Diyos, marami akong saksak sa katawan.
69 po lahat ng saksak ko. Pero hindi mo makikita. Siguro makikita mo yung nasa kamay at yung nasa tagusan dito at yung nasa likod ko yung dalawang may baril. May purpose po lahat. Lalo na tayong lahat na nakay Kristo. Hindi naman po tayo pinili ng Diyos para lang magsalita, maggala, at magkapera. Pinili tayo ng Diyos para magbahagi ng libreng kaligtasan. Kasi yan po yung binibigay sa atin ng libre at wala pong binabayad sa atin. Sa pagiging pastor ko na napakatagal, saring tao na po ang nakakasalamuha ko. Nandyan yung hindi maganda, nandyan yung maganda ugali. Pero tinatanggap ko po lahat sila. Kasi kapatid ko sila. Sa pagtatapos ko po nito, gawin na natin itong isang maganda. Yung buhay ko po, huwag yung tingnan na masalimuot. Dahil yung buhay ko, action, comedy, and drama. Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano ngayon, saan po ba natin ilalagay? At sa pagiging manggagawa natin at pastor natin, ano ba talaga ang hinahangad at hinahanap natin? Mga manggagawa, co-pastors, at disciples ng Diyos. Ano ba talaga ang hinahanap natin at hinahangad natin sa ating mga buhay? Yung lamang po at maraming po sana. Salamat. Pagod din ang glory. Napagpala po ba tayo sa isang patutuan ng ating kapatid? Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kaya po mga kapatid, ang bawat isa sa atin, meron tayong mga patutuo. Kaya tayo tinawag ng Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, at sabi niya, according to the good pleasure of His will. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, I have a plan for you, saith the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope and a bright future. Kaya ang bawat isa po sa atin, meron po tayong testimony. At ang sabi ng propeta, let your testimony be always positive and not negative. Tayo pong lahat dahil sa pag-umawin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ang Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, worship the Lord in the beauty of His holiness. Thank you.
Pag-ibasa
susubot tagabasa. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang ng apat na nilalang na buhay sa at sa gitna ng matanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Sabi nga po daw, seven spirits of God is they are attendants, they are the eyes of God. Sabi sa Ephesians 1:4, pakibasa. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang tumis sa harapan niya sa pag-ibig. Sabi niya, we are chosen before the foundation of the world, yung according to His purpose. Sabi, ang isang tunay na nobya ni Kristo ay walang pwedeng pumili kung sino ang kanyang mapapangasawa. So yung Christ is groom, church is a bride. Sa pakibasa naman po sa 1 Timothy 2:11 hanggang 12. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakot. Sabi nga po dyan, yung mature, ayun yung first man, yung dead, ayun yung woman. Sabi, yung bata dapat daw yan i-train. Yung sabi, woman must learn to train. Sa pakibasa naman po sa Philippians 2:6. Na siya'y bagamat nasa ano ng Diyos ay hindi na inaaring isang bagay na nalalapat ang pagkapantay niya sa Diyos. Sabi dyan, equal with God but not God like His Father. They have given authority from God to Jesus. Sabi, pagsamantalaan hindi ganang na habang buhay, pakibasa sa Revelation 8:8 hanggang 10. At humihip ang dalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok ang naglihag sa apoy ay naglulusok sa dagat ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. 9. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang nasa dagat ng mga may buhay at ang ikatlong bahagi sa mga daang ay nawala. 10. At humihip ang tatlong anghel at nahulog mula sa dagat ang isang malaking bituin na naglihag na gaya ng isang sulok at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Sabi dyan, yung written is there is, yung Isaiah choose God for the mouthpiece and the all the prophet Jesus Christ. Ang hood, si Jesus Christ, siya yung judge at nagbibigay ng nasahat liwanag sa iglesia. Hanggang saan daw yung Piper ministry, di ba hanggang dulo yan? Sa Revelation 3:1, pakibasa. Revelation 3:1. At sa anghelo ng iglesia na nasa Sardis ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw may pangalan, ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Sabi dyan yung seven spirits, seven, sir. Tapos sabi sa 1 Corinthians 12:20, sabi dyan, God putting of the gifts in the church works of the full Bible ministry for the others and edifying and for the first faith's sake.
14. Sabi dun sa Hebrews 10:24-25, yung kailangan po tayong mag-aralan sa isa't isa, sabi, exhorting one another. Yun lang. Next. Yes, bago po ang lahat, pwede po bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Yes. Share ko po yung, dagdag ko lang sa share ni Sister Camille, yung unang nag-share dito na bata, na about dun sa 10 virgins. Yun, di ba, sabi nga dun sa Matthew 25, na merong 10 berhen, merong wise, and then merong foolish. Yung wise, yun yung mga matatalinong berhen na nagdala ng extra oil. Then yung foolish, sila naman yung naubusan. Sabi, na yung oil or yung tinatawag na langis na dala nila, ang ibig sabihin ng langis ng anointing of God. So, di ba yung langis, yun yung nagbibigay init or yun yung nagbibigay liwanag dun sa, yun yung nagbibigay ng apoy dun sa lamig nila. So, kung walang langis, hindi magkakaroon ng apoy. Sabi nga na yung wise, parehas, yung wise tsaka yung foolish, parehas naman sila na nag-init or nag-init sa salita ng Diyos or sa Panginoon. Pero yung wise, nagkuloy-kuloy yung init nila dahil sila ngayon nakasama, di ba, doon? Or sila yung sila yung kasama sa sumalubong kay sa bridegroom. Pero yung foolish, sila yung nag-init sila pero nawala yung init nila sa Panginoon. So, parang related din sa ating bilang isang mananampalataya. Dapat, bakit kailangan tularan natin yung wise? Or bakit kailangan maging ganun tayo? Dahil ang gusto nga ng Diyos, di ba? Hindi gusto ng Diyos na aandap-andap yung init natin sa Panginoon. So, kailangan tuloy-tuloy lang yun. Ganun din, di ba, sa wise? So, kailangan maging ganun tayo. So, yun lang. Amen. Thank you. Yung sister in one time. Magandang po ka ng hari sa pagkailan natin buhay-tos. Sabi nga po sa awitin, kung ano man kalayo ang langit, panuri lang po na pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Ikaw ang aking
yung sa angels and men. Sabi niya nga po doon, the angels are often called stars. The seven stars are the angels of the heaven churches. Hence, we can see angels every day. All we have to do is look up the sky. At night, the psalmist exhorts angels to pay homage to God. Praise ye Him, sun and moon. Praise Him, all ye stars of light. Ayun lang po. Yung ano, yung kanina sa broadcast, yung sabi doon, yung, di ba, ano nga yung broadcast? Di ba yung, ano ba yung sabat? Yung sabat, iba siya sa salitang pangingilin. Yung pangingilin, para siyang, ano, remember, parang, ano, huwag natin kakalimutan. Yung sabat, yung di ba, ano siya? Di ba siya yung ano, ikapitong araw ng pagpapahinga ng Diyos? Di ba kasi, first day hanggang sixth day, nagdawa siya. Tapos pagdating ng seventh day, yun yung rest day niya. Yung sabi nga sa ano, Leviticus 23 verse 3, yung sinasabi na ano, holy convocation, tsaka yung ano, yung saan nga yun, yung sa dwelling place. Sabi doon, kailangan nga hindi natin kinakalimutan yung ano, pagtitipon nga, di ba sabi sa Bible. Tapos sabi doon, yung ano, ika-seventh day, di ba yung ngayon Sunday, kailangan nga, ibigay natin yung araw na yun para sa Diyos. Kasi, ano nga, di ba, nung ikapitong araw na yun, nagpahinga siya. So, kailangan tayo, magpapahinga rin tayo, kailangan yung araw na yun, nasa loob tayo ng simbahan. Yung ano, hindi sila, walang nakalagay sa Bible na isang araw lang tayo kailangan magbigay o magpahinga. Yun yung ano, daily siya. Yun yung family affair, yung kailangan merong communication sa bawat ay sa loob ng tahanan. Di ba nga, ano, merong nababasa ng Bible tuwing gabi. Yun, sa anong yan, sa paraan ng yun, nakakuminigin na natin yung Diyos. Hindi lang paglinggo, tsaka tayo pupunta ng simbahan para magpahinga araw-araw yun. Magandang umaga po sa ating lahat na sigit sa Diyos na Boy. I-refer ko nga lang din sa booklet ko. Nasabi nga doon, similar kay Sirik nga doon, hari nga doon sa Jerusalem, at binigyan niya nga si Abraham ng tinapay at anak. At si, ano nga, Melchizedek nga, anak nga siya ni Noah, pero nung marami siya kakalaan ng lahi ni Noah, dahil tumagal na yung buhay niya. Tapos, nung nasa, ano ko, tracks ko, sabi nga daw doon, na ako, si Moses nga daw, kung wala nga doon si Kristo, wala nga mag-ihahayag tayo ngayon. Ginawa ng Diyos na anak ni si Kristo. Dahil si Kristo talaga yung nilikaan ng Diyos para iligtas tayo. Tapos sa old age ko nga, nasabi nga daw doon na yung may believer nga daw, mas malala pa nga daw siya dun sa unbeliever dahil yung unbeliever, hindi niya talaga alam yung salita ng Diyos. Pero yung may believer, alam niya yung salita ng Diyos, pero nagkukumbari pa yun siya. Tapos yung last preaching ko nga, sasabi nga daw yun, yung Diyos, simula nga daw yung panganak ka daw, alam niya yung ating manyanyari sa'yo. O hindi ka pa nga daw sinisilang, o yun lang. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kinakabahan po ako. Hindi ako sanay dito. Pero baka naman po yung nakayanan ko, pagpasensyahan niyo na lang po. Gusto ko lang po mag-alay ng awitin po sa Panginoon. Ang pamagat po nito ay The Center of My Life by La Fontaine. So hindi po ako kasing galing nilang kumanta, pero patantahin ko siya ayon sa naranasan ko. Thank you.
would like to praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. I want to share this song for you, Lord Jesus. Hallelujah. I have a million things to do. Everything is placed in front of you. But Lord, it's not my design to see it go that way. So I rearrange priorities, presence on that side. You are
pong mag-share ng konti po about what is the reason why the Lord is the center of our life. Meaning po, at marami tayong mga plano, marami tayong mga gusto, meron tayong sariling standard sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, but sometimes, kumbaga po sa baraha, ginugulo niya yun eh. At saka, yung kanya talaga ang masusunod, hindi yung sa atin. Of course, syempre po, masakit po yan. Dahil yung center of my life, it's all about love, the love of God, the divine love. Diba, diba? Mga entire believer po tayo. So, ang tinuturo po sa atin, yung brotherly kindness, yung divine love, kailangan po yan po ang makita po sa atin. So, mag-share lang po ako na sobra po talaga po tuturo sa amin ni Lord about the love of God. Kasi sobrang sakit. Yung bangbugbugan talaga, pero no choice ka kundi tiisin yung pain. Kailangan mong mahalin yung taong parang hindi na nga kaibig-ibig, hindi na kamahal-mahal, pero that is the reality of our Christian life, being a bride of Christ. Pag hindi po nakita sa iyo yung love, hindi po mararapture, kasi yung kasalanan sa laman, may kapatawaran, pero yung madatnan kang may galit at buot at hinanakit ka sa puso mo, malamang-lamang po wala pong rapture na magaganap. Because the Bible says in John 13:35, love one another as I have loved you. By this, all men that you are my disciples, if you love one another. So, dyan ko lang po natapusin yun. Thank you po. The world was in darkness. Spoke your word, night to me today. You really feel this place.
Pastor Jan Calvin. Welcome to the store.